Nagpapatuloy ang konstruksyon ng directional island sa paligid ng Quezon Memorial Circle. Kasabay nito, pinayuhan ng mga motorista na sundin ang mga signage at markers sa lugar. Si Bernard Ferrer sa detalye, live. Bernard? Dayan, pagpasok pa lang ng elliptical road ay mapapansin na mga harang sa paligid nito. Ayon sa Quezon City Local Government Unit, sakop ng konstruksyon ang mga intersection ng elliptical road ng East Avenue, Quezon Avenue at Visayas Avenue. Asahan rin ang malalaking makinarya at kagamitan, kaya pinag-iingat ang mga motorista sa pagmamaneho sa lugar. Kapansin-pansin naman ang kakulangan ng directional signage at hazard marker bilang safety procedures. Isa ito sa ikinababahala ng ilang motorista na nadadaan sa lugar lalo na kung gabi o madaling araw. Sa bahagi ng TUCP, mayroon din konstruksyon ng PUV stop. Nagkakahalagang proyekto ng 14.7 million pesos mula sa Department of Public Order and Safety Trust Fund. Target itong matapos sa loob ng 150 calendar days o sa April 11. Traffic situation tayo sa bahagi ng elliptical road. Elliptical road going to East Avenue at vice versa. Fast moving elliptical road going to Kalayaan Avenue at vice versa. Fast moving elliptical road going to Commonwealth Avenue at vice versa. Mabilis din po ang takbo ng mga sasakyan. Elliptical road going to Visayas Avenue at vice versa, mabilis din po ang mga takbo ng mga sasakyan. Elliptical road going to North Avenue at vice versa, fast moving. Elliptical road going to Quezon Avenue at vice versa, fast moving. Dayan, paalala lang sa ating mga motorista ngayong Biyernes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.